Marso pa lang, pero parang ang dami nang nangyari ngayong taon, no? Parang ang sarap lumayo at magpahinga upang magkaroon ng peace of mind. Ano pa nga ba ang panangga sa tag-init? Halina't samahan nyo kaming balikan ng ilan sa mga bayan sa lalawigan ng Laguna na pwedeng bakasyonan ngayong tag-init. Kaya't halina, sumama na sa biyahe ng iyong radio, Yan ang Pilipino! Laguna, na ang ibig sabihin ay lake o lagoon sa salitang Espanyol. Bukod sa kanyang Spanish name, mas kilala ang Laguna dahil ito ang pinakamalapit na bakasyonan mula sa Maynila. Isang oras lamang via South Luzon Expressway o SLEX ay mararating mo na ang napakagandang lalawigan. Kilala sa magagandang tanawin at ito rin ang tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kilala din ang Laguna sa mga pagkain katulad ng buko pie, espasol, bibingka, kesong puti, puto binyan, monay bae, kinulog na itik at napakarami pang iba. Binansagan ng Laguna bilang resort capital of the Philippines dahil sa napakaraming magagandang resort nito. At ang ilan sa mga yan ay pinuntahan ng aming team ng eHome Radio. Dito sa Lumban, may malabaling Indonesia na mga villa. Ito ay ang Baliraya Resort and Spa. Hindi nyo na kailangan pang mag-out of the country para maramdaman ang Bali feels, kaya halina't balikan at tuklasin ang ganda nito.
may pandemya, pansamantalang natin din ang pag-travel. Lalo na sa ibang bansa. Ang sarap pa naman sana pumunta sa mga favorite destinations natin, kagaya na lang sa Bali, Indonesia, para ma-experience natin ang napakaganda at kakaiba nitong architectural at interior design. Pero hindi nyo na kailangan lumayo pa. Meron yan dito sa Laguna at ito ay ang Baliraya. At kasama natin ngayon ang nanay ng may-ari nito na si Ma'am Vicky Rivera. Magandang araw po sa inyo. Ma'am, ano po ba itong Baliraya at paano ito nagsimula? Mahilig mag-travel kasi yung anak ko. So, lahat ng magaganda idea, kinukuha nila. Hanggang sa ito nga, naging Bali-inspired. Kaya most of all the ay Bali. Ma'am, of all the places, sabi nyo nga po kasi mahilig mag-travel ng anak nyo. Bakit kaya sa tingin nyo, Bali yung kanyang napili? Pinaka-ano kasi siya sa nature. Kumbaga, nature lover. Sa yeah. At dahil narito ito sa may Kaliraya, yun yung yun ang mas bagay. Nakarating na po ako ng Bali at nakita ko na ang mga villas ninyo ay pinangalan sa mga lugar doon sa Indonesia. Merong Ubud, merong Semenyak at kung ano-ano pa. Tagayuda. Ikwento nyo nga po, ano-ano po yung mga villas na nandito? Meron po kami ditong good for two, good for family room yung 8 to 9 pax. Meron din kaming pang honeymooners. That's Villa 1, Ubud. And some with attic, good for 3 pax. Marami rin daw po dito mga pwedeng magawang mga recreational activities. Sa katunayan, meron ditong fishing, meron ditong paddle boarding, meron din kayaking. Opo. Ito naman po sa pwede rin umarkila kayo ng bangka para malibot nyo yung buong lake ng Kaliraya. Island hopping, ma'am, kumbaga. Sa inyong... good for 20 to 25 bucks. Meron din ganun. Makikita nyo lahat ng maganda dito sa Kaliraya Lake. Isa pang maganda, ma'am, balita ko, ang sarap din daw ng food dito. Pwede bang mag-dining ng mga guests dito? Yeah, oo, pwede. Kung baga, halimbawa, hindi sila guests, pwede rin po ba sila kumain dito? Basta lang mag-a-advance sana ng order. Alright, nakag-usapan na lang din po natin yan. Paano po sila mag-a-advance order? Ano po yung pwede nilang tawagan? Meron po akong calling card. Mm-hmm. Pwede po natin ibigay sa kanila, ano po yung number niyan? Opo, 0926-3433-128. And I heard meron din daw po sa Facebook, hanapin lang ang Baliraya. Baliraya Resort and Spa. Mm-hmm. Nabanggit nga yan, narinig ko rin yung spa. Ibig sabihin, meron din po dito spa and meron dito massage na ako dito may resort. Pwede magpa-massage yung mga guests. Kaya lang, on-call lang ating mga therapists. Okay. So, lahat dapat yung pag-book ay ahead of time. Yeah, opo. Nabalitaan ko rin na wala ditong wifi, ma'am. Is it a choice? Mas gusto niyo ba talaga na walang wifi dito? Yeah, opo. Para daw relaxing. Talagang mare-relax kayo. At sabi niyo nga, ma'am, hindi ramdam yung pandemya. Dahil sa walang wifi, wala kayong masyadong. But of course, you are still following the guidelines. Pero kung baga yung kapayapaan ng isip ay parang normal pa rin. Oo, hindi pa namin na sa isip namin yung COVID. Kasi dito hindi nyo mararamdaman na may COVID. Dahil napaka-presko ng hangin. Napamit nyo na din lang po yung COVID. Paano po ito naka-apekto sa inyong negosyo? Nag-lockdown po kami ng 2 months. By June, mid, nagsimula kaming maglinis, mag-disinfect, lahat-lahat inayos namin. Hanggang sa isa-isa may pumupunta. Ayun, doon na kami nagsimula uli. So, mga last week ng June, ayun, may mga nag-book na. Paano po yung mga empleyado ninyo during the 2 months na talagang total lockdown? Meron kasi kaming monthly talaga yung sweldo. Kaya kung bagay yung panahon para mag-general cleaning, at ngayon nga ay bukas na ulit, na open na, bagamat siyempre, sinusunod pa rin natin yung guidelines ng gobyerno. Ano po ba yung guidelines na dapat sundin para makarating dito sa inyong villa? Siyempre po, free tayo lahat talaga sa COVID. Kaya, hindi naman kami masyadong nagre-required ng mga swab test. Basta, meron lang ipapakita na kahit na certificate, yung medical certificate. Kung baga po, kung ano yung guideline ng LGU at ng government, yun po yung sinusunod natin. Pero sa mga lahat ng mga nakakaisip na magpunta dito sa inyong Baliraya, maaari naman po sila magpunta, mag-inquire, nabanggit nyo na nga po na merong Facebook page ng Baliraya. And again, the number to call? 0926
0939-334-33128. Muli ma'am, sa lahat ng nakikinig at nanonood ng iHome Radio, invite niyo po silang magpunta dito sa Balirama. Welcome! Magpunta kayo lahat dito at marerelax talaga kayo. Hindi niyo maiisip ang COVID. And syempre, ang mga pangarap natin talaga, eventually, mawawala ng COVID. Parang araw ay magtutuloy-tuloy na at magbabalik na tayo sa normal. Hindi ba, ma'am? Pagkabalik sa normal, ano pa yung mga susunod na plano ng Balirama? Yung pong taas sa amin pa rin. So, magdadagdag siya ng ganito na two-story. Para, tsaka yung mga gift shop. Wow. Or the souvenirs. Aabangan po natin na yun. Ang pagkain, marirelax ka, merong spa, merong massage. And of course, napaganda ng mga villas, Bali inspired. Kumbaga, hindi mo na kaya lang lumayo pa at meron nandito nga sa Laguna. At kasama natin ang ina ng may-ari nito, na si Ma'am Vicky Rivera. Maraming salamat po. Thank you. Kung ang hanap niya naman ay adventure, dito sa bayan ng Siniluan, makikita nyo ang ganda ng mga hidden falls at tiyak ko na mag-e-enjoy kayo. Kaya't halina't bisitahin natin ang bayan ng Siniluan. Magandang araw mga ka-ihome at ngayon ay naandito na naman po tayo sa bayan ng Siniloan, Laguna at makakasama nga po natin ang member ng Laguna Pines Mountaineer na si Sir Wellington Tenerife Jr. Magandang araw Sir Wellington, kamusta naman po kayo at kamusta naman po ang bayan ng Siniloan, Laguna? Magandang araw Ma'am Maylin at magandang araw sa inyo mga ka-ihome. At ang bayan naman Siniloan is okay naman siya sa pagdating ng pandemic. At nakaka-survive naman. So, at ganun din ang turismo ng Siniluan. Lalo na ngayon, may new normal. So, inaayos namin yung sistema kung paano namin mapapapunta ng maayos at safe yung mga tourists natin. Ayan sir, bilang member ng Laguna Pines Mountaineer, balita po namin na iba't ibang klaseng falls at saka bundok na po ang narating nyo. Hindi lang po dito sa Siniluan at sa iba po pong karatig bayan. So, gaano po ba kahirap ang pagpunta at ano po ba yung dapat paghandaan ng mga turista natin na gusto pumunta dito? Kung ang pupuntahan nyo ay Mount Romelo na kung saan ay mayroon siyang pitong falls. So, ang paghahandaan natin dito, syempre yung katawan natin, kailangan physically fit tayo. Yan, syempre hindi tayo pwedeng umahon na wala tayong exercise at hindi tayo fit kasi posible tayong ma-injury. So, syempre, paghahandaan din natin kung yung panahon pala, no? Yung panahon is paghahanda natin. Kasi minsan, pag maulan, mas mahirap yung trail, lalo na pagdating sa mga beginners. Yan. I see, sir. Kung hindi nyo rin po na itatanong, ay narating ko na din ang Mount Romelo at kung gaano siya kahirap akitin. Pero worth it kapag nakarating ka na sa taas. At ito rin daw po ang isa sa pinakasikat na falls dito sa bayan ng Siniloan, Laguna na talaga namang dinadayo ng ating mga turista. Yes, so yun ay kilalang kilala yung Buruwisal Falls. No? So pagdating nyo kasi ng Mount Romelo, yun na yung pinupuntahan ng mga turista. Lalo na pagdating sa mga ibang iba't ibang bayan, sa Manila, dito sa Laguna, dinadayo talaga yan. Ayan sir, bilang member po ng Laguna Pines Mountaineer, ano po bang ibig sabihin ng samahang ito at saka po ano pong naitutulong nito para sa inyo? Okay, so yung Laguna Finest Mountaineer, so ito is puro mga taga Laguna lang. So dahil ngayon nagkaroon na kami ng extension, pati yung mga taga ibang bayan ay sumasama na. I mean taga ibang probinsya, nagiging member na rin ng Laguna Finest Mountaineers. So kami naitutulong nito sa akin, syempre dito ko natutunan kung paano magmahal sa kalikasan. No. So, meron kami mga activity na tree planting, cleanup drive. So, yun. Kaya mas maganda yung may samahan at may activity pagdating sa kalikasan. Ayan, napakaganda naman po ng inyong advocacy dahil
nag-i-enjoy na po kayo at the same time ay nakakatulong po tayo sa kalikasan dahil yan po ay bigay ng Diyos sa atin, di ba po? Ayan, marami pong salamat sa inyo and hopefully na mas marami pa po kaming makita sa member nyo or sa inyong samahan na pagtulong sa ating kapwa at sa kalikasan po, di ba? Ayan, salamat po. Bilang panghuli po, Sir Wellington, ano pong mensahe nyo sa ating mga manonood sa Ihom Radio at anong maipapayo nyo sa kanila? Okay, so para sa mga ka-Ihom, kung gusto nyo pong pumasyal dito sa Siniluan, at huwag po kayong mag-atubili na pumunta po dito sa tanggapan ng turismo para may asistehan po kayo pagdating ng pagdating sa pagpunta nyo sa mga tourism spot namin dito. At syempre, hindi po kayo magsisisi pag nakita nyo po yung ganda ng Siniluan. Ayan, talaga naman ang Siniluan ay maipagmamalaki natin sa ganda ng kalikasan at mga falls. At talaga naman kahit ako ay personally ay gustong-gusto ko dito pumunta pagdating sa mga ganyang aktibidades. Ano po? Maraming salamat po, Sir Wellington. Ihom Radio, yan ang Pilipinas. Nandito tayo sa dinedevelop na panibagong atraksyon ng Siniloan, Laguna, walang iba kundi ang Eco Pilgrimage Park. At ngayon ating makakasama ang kanilang tourism consultant na si Mr. Greggy Saliba. Magandang araw, Sir Greggy. Magandang araw sa iyo, Kate. So, Sir, ngayon lang ako nakapunta sa isang Eco Pilgrimage Park. So, okay. Paano po ba nagkaroon ng idea ang pamahalang bayan ng Siniloan para pangalanan ng Eco Pilgrimage Park ang lugar na ito? Okay, napakaganda kasi ng lugar namin na to dito sa Makatad. So, para mampanatili ang ganda ng kalikasan at makaengganyo ng mga bisita na naghahanap ng spiritual na pamamasyal na hindi lang para maligo o magbakasyon, kundi makilala yung kanilang sarili. So, naitayo ito na at nagkaroon siya ng 14 na Stations of the Cross. Pag sinabi po bang Station of the Cross, ano pong ibig sabihin? Well, Stations of the Cross, di ba, alam naman natin, tuwing mahal na araw, mas maraming mga tao na religyoso na nagpupunta rito para mas, ano bang tinatawag natin, hanapin yung kanilang mga sarili or bigyan nila ng kahulugan, na magandang kahulugan ng kanilang buhay. Okay. So, bukod po ba sa Station of the Cross, may iba pa po ba silang makikita dito? Oo, napakaraming makikita pa dito kasi dito sa taas ng Makatad, meron pa rin 5-6 na waterfalls. So, para sa mga trekkers, sa mga mountain climbers, at para sa mga pamilya na gusto mag-picnic or enjoy yung sarili dito sa paliligo, ang dami namin may bibigay na atraksyon. So, sa kabuuan po ba, sir, ilan po yung falls na pwedeng makita ng ating mga turista dito po sa Siniloan? Dito sa buong Siniloan, so far, meron na kaming nakikita na 19. So, yung iba, wala pa rin pangalan, pero may mga hindi pa rin kami napupuntahan. Kaya every week, ang Siniloan Tourism, Culture and Arts Office, kasama ko yung mga staff ko, bumibisita kami sa buong Siniloan, lalo na dito sa upland areas, para mas ma-promote, mas makita namin ang ganda ng aming bayan. So, doon po ba sa 19, sir, ilan po doon yung bukas na sa pub? Actually, lahat naman halos ay bukas na sa publiko, pero sa mga taga-Siniloan muna. Sa banda-banda dyan, mabubuksan na to, lalo safe na at wala ng pandemya, open na talaga para sa lahat.
Okay po. So, meron po ba kayong mensahe sa mga mananood po natin kung kailan na po sila maaaring bumisita dito sa Elcopid Village Park? Okay, inaanyayahan po namin kayong lahat dito na bisitahin ang ganda ng Siniloan pagkatapos ng pandemya at may enjoy nyo yung mga sarili. So muli po, maraming salamat Sir Greggy sa pagpapaunlak po sa eHome Radio dito po sa napakagandang lugar na ito. At muli amin po kayong iniimbitahan na pasyalan ng Echo Pilgrimage Park at inyo po mismong masaksihan at maranasan ang saya sa pagpunta sa lugar na ito. At higit sa lahat, inyo pong maranasan ang pagsakay sa Paragos habang umiinom ng buko. Napaka-refreshing at sigurado ko lahat ng stress ninyo ay mapapawi once na mapuntahan niyo po ang napakagandang lugar na ito. Muli, ako po si Kate para sa eHome Radio. Relaxing spot, recreational activities, dito naman tayo sa Bayan ng Lumban kung saan makikita natin ang tinaguriang first Christian family resort in Asia, ang Kaliraya Resort Club. At meron itong iba't ibang recreational activities na tiyak mag-i-enjoy kayo. Kaya't halina't samahan ang aming eHome Radio Team upang tuklasin ang napakagandang lugar na ito. Magandang araw mga ka-eHome Radio. Dito sa eHome Radio, mataas ang aming pananampalataya na malapit na matatapos na ang pandemya. And I'm sure pagkatapos ng lahat ng ito, kating-kati na tayong mag-travel at narito tayo ngayon sa perfect place for that. Itinuturing itong first Christian family resort in Asia at the best resort in Laguna. Walang iba kundi ang Kaliraya Resort Club. At kasama natin ngayon ang general manager nito na si Mr. Jake Valera. Magandang araw po sa inyo, Sir Jake. Magandang araw din naman, sir. Salamat sa pagpunta niyo po dito. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Kamusta po kayo? Well, kagaya na rin ng iba, nag-ooperate na kami and we're trying to survive the pandemic. That is good to hear, sir. And sabi nga, no, sir, ito daw ang first Christian family resort in Asia. Ano bang ibig sabihin nito? Tama yun, no? Kasi when this was built noong 1994, no? This was built as a Christian facility. In fact, ito yung pinupuntahan in as far as mga retreat venues, gano'n, no? And if you would look at our rooms also, kaya nga tinawag namin family resort to. Mm-hmm. Dahil lang ang aming mga kwarto ay family inspired, no? So yung mga room orientation namin, aside from the main beds, no, meron kami mga bunk beds na kasama to accommodate the whole family. So ito yung aming primary intention, no, na not only your father, yung husband and wife, no, but also the kids would also be coming because this resort was built also for them. From Christian Family Resort, ito rin ay tinuturing ng the best resort in Laguna. Bakit sa tingin nyo the best ang CRC? Walang ulitin yan, ha? Really, we are really the best resort in Laguna. Ha, no? Naniniwala kami. Unang-una, we believe that we are the pioneers. Sabi mo nga, we are the first family Christian resort. Pangalawa, we are also the pioneer dun sinasabi nilang adventure and leisure tourism. No? Kung makikita mo dito, parang itong isang resort na nilagyan mo ng isang theme park, no? So kami po yung, if I believe, kami po yung pinakauna na meron pong ganitong konsepto. And aside from that, sir, no, kilalang kilala rin ang CRC sa mga recreational activities nito, no, sir. Pag-usapan natin 'yan kasi marami na akong napanood sa TV na i-feature ito. Talagang sikat na sikat kaya ang dami lalo nagpupunta. Unahin na natin yung nasa likod nito, yung super slide. Well, ito yung ito muna, no, itong nakikita nyo sa likod namin, yung tinatawag namin slip and slide, no? Ito yung pinakaunang facility namin when we opened noong 1994. Kung makikita mo, ito ay typically told na mag-slide ka and you would fall in a pool of mud, no? Pangalawa, yung medyo upgrade, yung tinatawag, yung medyo upgrade. Kung ayaw mo madumihan ng ano, well, pwede ka dun sa super slide. Ito naman ay 200 feet, no? 200 feet slide
na naka-angle po siya ng 40 degrees, no? You will be traveling in about a maximum speed of 60 kilometers per hour on the middle, no? So, and you will be plunging on a pool of water there at the end. So, kaya tinawag siyang super kasi super stream talaga experience. Meron pa, slide and fly. Paano naman tayo lilipad sa slide and fly, sir? Yung slide and fly, masasabi ko, kami lang po ang meron yan dito sa Pilipinas, no? It's a 80-foot slide naman, no? Tapos mag-airborne ka ng mga around 40 feet, no? 30 to 40 feet, depende sa velocity mo. And you would fall on a 18-foot swimming pool. So, kung meron pang may mas mag-extreme pa doon, ewan ko na lang. So, yung mga extreme lovers dyan, wait and see, probably in the next 2 weeks after this, we will be relaunching ulit, no? Our slide and fly. Sir, from slides, magpunta naman tayo sa floating playground. Ano namang meron dito? Okay, before the pandemic, no, ito yung aming ni-launch, no, yung floating playground. Actually, yung slide and fly and floating playground caters the same swimming pool, no? So, pagka ni-launch namin uli itong dalawang facility na to, we're planning, no, na magkakaroon ng daytime facility. Uh-huh. We will choose between kung anong open namin, kung slide and fly in the morning, uh-huh, and in the afternoon, yung floating playground naman. So, para both facility could be enjoyed by our guests. Ang isa pa sa mga ini-enjoy ng inyong mga guests ay ang inyong mga bike, ang water bike at ang sky bike. Tama ka dyan, no? Meron kaming air and water bicycle, no? So, umpisa natin doon sa water bicycle. Alam nyo itong Caliraya Lake, ito yung isa sa mga historic and isa sa mga pinakamagandang parang man-made lake na nakita, uh-huh, ko. So, sa water bike, no, you could enjoy the sceneries and the experience of the lake, no? Although bawal mag-swimming dyan sa lake na yan, pero may experience mo yung beauty ng lake, no? Doing our, meron po tayong, kung single ka, kung may hugot ka, pwede yung ganyan. Parang dinidiin mo sa akin, sir, yung single, ah. Couple kayo at masaya ka naman sa relationship mo, itry mo yung aming double water bike. Hahanap muna ako ng ka-double, sir. Dito sa sky bicycle, nakita mo, dalawang lane yan, di ba? Dalawang lane yan. Paano kung mag-isa lang ako, sir? Yung isa ka, you use one lane lang also. Pwedeng single, pwedeng dalawa naman kayo. Kung ikaw naman ay gusto mong medyo maganda yung moment mo ng iyong couple, yung partner, pwede kayo mag-couple at sabay kayo. At yung aming mga marshal could take pictures of both. Oh, wow! Pwede kang kunan na mag-isa, na malungkot ka. Pwede ka rin kunan, no? Na masaya kayong dalawa. Tamang-tama yan sa Valentine's Day, sir. Hahanap na ako ng Valentine's date ko. Before and after, eh. It's either before na magkasama kayo at after mag-isa ka na lang. So alam nyo dito sa Caliraya, comfort and our commitment also is a pleasurable stay, no? Pandemic man o hindi pandemic, ever since yan ang trust namin. Pleasurable stay, single ka man o hindi. Tama. We have everything for you. Yeah. Blue here. Red here. Pulido dapat. Yes, sir. Go, go, go! Matipid dahil maraming mapipinturahan. Red team, go, go, go! Yes, sir! Colorful, sa dami ng ready-to-use colors na pagpipilian. Sir, may problema. Madaling linisin yan. Semi-gloss, kaya madaling linisin. Bida ka sa Davis MCS Semi-gloss. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. White Horse Ceramic, Asia-Pacific's leading tiles manufacturer. Developed and produced to suit the ever-changing lifestyle trends. Visit our White Horse Ceramic World showrooms now. White Horse Ceramic, ultimate quality, timeless design. Mga kaibong, trabaho ba ang hanap mo? May sagot kami dyan. Paano? Magpasa ng inyong updated resume sa aming email account at hrdp.ehome@gmail.com o kaya naman ay bumisita sa aming Facebook page at ehome career. O kaya naman, maaari rin bumisita sa ehome improvement center na matatagpuan sa National Highway, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Tama! Kaya apply na! Kaya ano pa inaantay ninyo? Join our team and be a part of e-home Improvement Center family!
ito, speaking of everything, ang pumupuno talaga ng inyong recreational facilities, yun, nakikita ko nagsisigawan, ang giant swing. Well, ito, may mga giant swing kayo makikita all over Luzon. Uh-huh. Pero ito lang ang giant swing na 101 feet. Wow! 101 feet, no? So, kung gusto mong, hindi ka pa natakot, o hindi ka pa natuwa doon sa aming slide and fly. If you want more. Kunyari, talagang iniwanan ka. No, iniwanan ka. Or pwede mong itali ang aming giant swing. And all of these facilities, even on its extremities, no, how extreme it may be, in-ensure namin ang aming safety and security ng bawat ano. All our equipments are properly checked, no? And all our equipments are upgraded, no, and high quality. Aside from these activities, ano ba yung pwede pang magawa dito sa CRC? Una sa lahat, we have 144 rooms, no? We have deluxe rooms kung family, or even if you're barkada, meron kaming mga family and group rooms, no, that could accommodate mga 12 to 16 persons, no? Kung meron naman, kung ikaw naman into high-end gusto mong accommodation, we have our 4 suites, no? These are our 4, we have 36 of these. Itong mga 4 suites namin, aside from the bedroom, we have cooking facility inside, no? So, kung gusto mo na may, kung ayaw mo talaga lang, you could have that. At meron kami yung tinatawag na cabana. This is our mga campground, guest, no? Like yung mga schools, yung mga churches, no? Pwede po natin, mga retreats, oo. So, kung gusto nyo sama-sama, we have small room for that, which is our cabana. And we have a duplex if you have a much bigger. Ang tanong ng lahat, yung budget, sir. Kaya-kaya namin. I believe that we are the most, even if you check our rates, no, we are the most competitive right now, no? Imagine mo, 1,500 per person. 1,500 per, you already have 3 meals, and you could have a chance to enjoy these facilities. Wow. Already, no? 1,500, hindi ka na magdadala ng pagkain, no? Pag-gising mo, yung breakfast dadalhin sa kwarto mo. Yes, no? Magsi-swimming ka na. Pagdating mo ng lunch, nasa kwarto mo na naman yung pagkain mo. So, saan ka pa pupunta, di ba? Sa panahon ngayon na 15 times tayo nagbi-milk tea in 1 month, skip mo muna yon at mas may enjoy mo dito sa CRC. Correct. If you're already stressed, no, sa city life and with this pandemic, even in these times, no, open po kami. We can accommodate, no? Of course, we follow yung ating mga guidelines implemented by IATF, DOH, and everything, no? Like for example, dito sa resort namin, kailangan naka-face mask, naka-face shield, your temperature will be checked, you'll be filling out yung health declaration form, no? And yung ating contact tracing form, no? So, ito po yung, and we, meron kami ditong safety protocol officers that go around and reminding people to put in these protocols, no? And I heard yung mga LGUs talagang bumibisita dito from time to time. They really inspect, no? Uh-huh. Yung mga rooms namin, aside from the regular amenities that we know, soap, meron tayong mga alcohol. We provide alcohols, we provide face masks, we provide disinfectants for their safety, no? Tapos, like I said, yung mga social distancing markations natin are being followed also, yeah, and implemented. Yeah, na-observe naman natin yan nung pagdating pa lang, sir, na talagang very safe. Sabi mo nga, sir, talagang properly checked ang lahat-lahat. So talagang well-recommended ng eHome Radio, definitely. This is the best resort in Laguna. Ano lang gusto idagdag? Go ahead, sir. I'm nothing against sir, yung mga quarantine facility, no? Uh-huh. Pero Caliraya Resort Club has been maintained to be hindi naman sa hindi namin ina-accept, no? But we maintain to be quarantine-free, no? Ibig sabihin, walang kaso dito. Our barangay here has 0 case, wow, no? Tapos, we also have our employees check from time to time, no? And we also, kaya hindi rin kami tumanggap ng mga
I don't know if it's really worth to mention. Kasi we also value the health of our employees. No, we don't want them to any opportunity for them to be exposed. Because some hotels talaga ginamit siya for quarantine. No? Of course, for their purpose naman yun. No? Don't get me wrong. Yeah, I understand. Meron po kaming certificate of authority to operate during MECQ. Ibig sabihin, pwede kami mag-accept. But we decided not to because we value also the health of our employees. And I think that's also our number one priority. Speaking of that, sir, paano naapektuhan yung mga empleyado nung nagka-pandemya, yung mismong buong resort, ano pong nangyari? Malaki, no. Hindi niyo na itatanong, we are sarado po kami for almost 10 months, no? Kasi at the height nung Taal volcano eruption, naapektuhan din kami. So that was February. No, so from February until September, hindi po kami nag-operate, no. O anong ginawa natin sa mga empleyado natin with the guidelines of Department of Labor and Employment. Sila ang inassign natin to maintain the resort, no. Yung mga waiters naggapas ng damo, yung mga housekeeping, they come here to look at them from time to time. So everybody, no? Everybody did their share. Kasi ito yung ano natin eh, no? It's not only the guests that we were looking at here. It's the welfare also of our employees. Kasi bottom line yan, sila rin naman yung dapat natin alagaan. Sir, ngayon nagbubukas na, marami na ring pumupunta, pero syempre sinunod nila yung guidelines. Ano ba yung dapat gawin? Sino ba yung person to contact or page na pwede nating makontakt para doon? Kung gusto nyo magpabook sa amin, you could check our website, no, which is www.kalerayaresortclub.com. Or di kaya, you could call our reservations in Manila, which is at direct line of 632-1011. What about walk-in, sir? Pwede ba kaming mag-walk-in? Pwede kayo mag-walk-in, no? Or you may call our front office directly at 0917-804-0941. Oh, wow. And sir, bilang panghuli, ano pa yung mga plano ng Kaliraya Resort Club? Ano pa yung aabangan namin? Meron bang mga promos? Invite mo silang lahat. Okay, hopefully, mag-leave yung ating quarantine status. And by that time, lahat po tayo ay mai-enjoy uli yung ating all buffet meals, no? Alam nyo, yun ang isa sa mga highlight ng resort, no? All buffet meals, magbabalik na po yan. Malapit na. Second, yung ating mga bonfire, yung ating mga team buildings, na yan po yung aming, yan po yung isa sa mga highlights ng resort. Wag ho tayong malungkot at hindi na po magtatagal at babalik na, we could accept. Although, nag-a-accept na rin po kami ng mga day tours, but of course, this is based on the guidelines ng IATF. Malapit na, magbabalik na. And of course, kasama natin dyan yung all buffet meals. Napakaganda at kumpletong recreational facilities. Napakagandang ambiance. This is the best resort in Laguna, ang Kaliraya Resort Club. At kasama natin ang general manager nito na si Mr. Jake Valera. Maraming salamat. Maraming salamat for coming and for having us in your program. No? Sana po doon sa mga nakakita nito, no? At doon sa mga nagtatanong, we are open, no, since September, at with the numbers that I gave, no, you could get in touch with us and you could enjoy the facilities, no, in kahit na ganitong pandemic. Para mas masaya lang, sir, bilang panghuli, sabihin lang natin ng eHome Radio, yan ang Pilipino. At the count of 3. 1, 2, 3. eHome Radio, yan ang Pilipino. Ay, napakasarap talaga sa Laguna. Biruin nyo, ilan pa lang yan sa mga resorts na ating maipagmamalaki. Talaga namang mapapawaw kayo sa ganda. Marami rin kaming nakapanayam na personalidad
dito sa lalawigan na talaga namang kinapulutan natin ng aral. Tuloy-tuloy lang ang biyahe ng eHome Radio para maibahagi sa inyo ang makabuluhang kwento at ganda ng ating lalawigan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Patuloy niyong subaybayan ang eHome Radio. Yan ang Pilipino!